Good morning, guys! Hello, everyone! It's Leo of All Trade. Panibagong video po sa araw na ito. Medyo makulimlim at umaambon. Pero nagbe-bisikleta pa rin. Kasi it's part of lifestyle. As you can see at my back, ayun yung grupo nasa likod. Group of young people ng OSIS Wesleyan Church. Kasama yung aking binatilyong dalawa, nasa likod yung isa. Ayan yun, ipapakita ko sa inyo ang grupo. Ayan sila. Ito ang aking mga kasamahan. Wait. Ayan. Hindi ko kilala ang mga pangalan nito. Gio, Pasqua, of course, Lee J. At hindi ko, ayan, nakalimutan ko mga pangalan dito. These are my teammates today, Pastor Jimmy, mga Gilon Brothers, ang isang magagandang mga hindi ko kilala. Basta yan sila. So we are going to a certain place, hindi ko alam kung saan kami. Ayan, isa pang napakagandang dilag. Yeah. So we are going to, malapit na po kami sa Matalam, guys. And of course, ako kunyari ang naging leadman nila. So ayan, sumusunod sila sa akin. And of course, hopefully hindi kami abutan ng malakas na ulan, kasi as you can see up, medyo makulimlim ang panahon. Pero kailangan naming abutin yung aming kailangan abutin, because a ride with a purpose. Bye-bye. Ting na rin kami dito sa to, parating pa pala yung mga kasamahan ko. There you are. Diretso kayo dito, sa loob, sa loob. Di sir, may namumulot daw ng bike dyan. Isulod lang daw ang bike. Kay basig mapulutan inyong bike. Ito na, nakarating po kami dito sa Dalapitan City. Charot lang. Ayan. So as you can see, hindi pala sa layo ng naabutan. Wala sa layo ng naabutan, kundi sa ganda. Gwapo. Ganda ng mga kasamahan. Ganun daw yun. Kahit malapit lang, basta gwapo ang pastor. So guys, dito kami sa Dalapitan City. So mga ilang oras din naming tinakbo ito, pero luckily medyo nabasa kami kunti ng ambon. Pero at least so far, the young people enjoyed naman din. Parang nagbabike. Kapag hindi ka magpipedal, hindi ka makakarating sa paruroonan mo. No? Hindi tayo nakarating rito kung hindi natin ginamit yung pedal natin. Pero dahil sa nag-move tayo, nag-move, kaya tayo nakarating dito sa Dalapitan. Ganun po ang buhay. Hindi tayo makakarating ng langit kung hindi tayo gagawa ng paraan para ma-exercise yung spiritual life natin. Isa sa mga metaphor na ginamit ni Paul nung siya po ay siya ay sumulat kay Timothy nung panahon na parang discouraged si Timothy, parang nahihirapan sa kanya, na metaphor ay yung buhay ng athlete. Sino yung mga athletic rito? Ha? Si Idol Tata. Hindi nakapanalo, Trophy. Hindi siya nakakatanggap ng ganun kung hindi niya pinaghirapan yun. Ginamit ni Paul yung isa sa metaphor na ginamit niya kay Timothy, yung buhay ng athlete. Ang athlete, kung hindi siya magpa-practice, wala siyang pagkakataong manalo sa competition na kanyang sasalihan. Ganun din sa buhay natin. Kapag hindi natin sasanayin yung sarili natin sa yung tinatawag na endurance sa buo sa mundo, naku, hindi natin mararating ang langit. Kaya, kukuha tayo ng isa-isa, rito, pasa-pasa, tig isa-isa. Yan yung magiging, pagkikuha, tapos pasa-pasa. Yan. Kuha lang ng isa-isa lang. Yan ay magiging Bible verse natin. And then pagkatapos natin mabasa kung anong nandyan,
manalangin tayo, ano? Tingnan natin anong sinasabi ng Lord sa verse na yan para sa atin. Yung essence ng aming ride. So, kami magpapatuloy sa pagbabike. Saan tayo? Saan tayo? Pupunta daw kami ng Mlan, doon kami sa Balbakwahan. Sa Balbakwahan. Yeah. So, wag na tayo mag-re-enactment. So, okay na. Okay na. Yan. Yan po yung essence na aming mga ride. Ayun. Mag-move na po kami, guys. And didiretso kami sa may Mlan. So, of course, ito yung aming naging host today, Pastor Boniel. Saka yung kanyang binotang anak, si... Mr. Boniel. Yeah. Ay, picture muna tama. So, ay, picture pa daw kami muna. Sa labas na lang, sa labas. Mas maliwanag. Okay, so, prepare muna kami, guys. Does it? We are on mobile going to. Yung mga kasama namin medyo malayo. Wala na. Hindi ko alam saan na sila. Ito nasa nakabuntot kasi sa akin. Ito mga may mga grupo ata ito. Actually, this is the first meeting we have with these riders. Mga YPs dito sila, mga young people. Anyway, we are promoting health naman din. And besides, it's a comparison between your phone and a bike, kasi as per observation, pag ang kabataan ay nakatutok lang sa cellphone, eh nagkakaroon siya ng maraming sakit. Pero kung nagbibisikleta, nagkakaroon ka ng maraming kaibigan. At kung marami kang kaibigan, pag nagkasakit ka, bibisitahin ka ng kaibigan mo. Ay, nauuna na sila, oh. Pero kung nagsiselfon ka lang, hindi ka mabibisita ng phone mo sa hospital, eh. Kaya sa mga magulang gaya ko, edi hayaan natin yung ating mga anak na magbike kasama tayo. So hopefully sana mayroon kayo natutunan sa aming maikling video today. It's a fun ride, katuwaan lang, pero it creates a wonderful relationship with someone else. God bless you all sa mga bago pa po sa aking channel. Eh, mag-subscribe na po kayo. Parang ubos na. Wala na mga taas sa likod. Subscribe, like, and comment. Lalo na pindutin nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga panibagong mga video. So, malapit na kami sa aming pupuntahang Balbakwahan. So, that's all for today, guys. Hope to see you soon on the next vlog or the next video. Pagpalain tayo ng Panginoon. Happy New Year sa lahat. Happy New Year sa mga kaibigan. Hindi ko naman maalala yung mga pangalan nyo. Basta shout out sa lahat ng mga nanonood. Kim Lloyd. Sino pa ba? Yun lang mga naalala ko, ah. Anyway, nandiyan yung aking dalawang anak sa likod, oh. So, God bless you all. Simple lang ang buhay. Bye-bye. God bless. Babalbakwan po muna kami, panghimaga sa umaga, pampainit ng tiyan. Yeah. That's it. So, ito yung aking mga tropa peeps, mga teams. Wait. Balik na rin ko lang. Iba ko yung itsura niya. Magiging lalaki. Look, robe ko yung... Hi sa camera. Makita ka tayo sa vlog. Wala yan sa camera. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina. Wala yan sa ganda ng lugar, nasa ganda ng kasama. Charot lang. Yeah, alam ko. Hello everyone. So kakain na muna kami, guys. And syempre mahirap ang cameraman lagi kasi hindi nakakakain bago kami uwi.